Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated sa mga bagong upload na aralin at mga akdang pampanitikan na kapupulutan ng aral. Magandang araw, klase! Kumusta naman kayo sa araw na ito? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Narito na naman kayo sa virtual na klase ni Hazel Yu. Isang maikling kwento na naman ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na kapupulutan ninyo ng aral. Handa na ba kayo? Dahil sa handa na kayo, simulan na natin. Tara! Matanong ko nga kayo, klase. Naranasan mo na bang mawalan ng isang bagay na mahalaga para sa iyo? Katulad ng mga bagay na nakikita ninyo sa screen. Ngayong araw ay may makikilala kayong tauhan na nawalan din ng isang mahalagang bagay. Isa pa ngang tanong, klase, minsan ka na bang napagbintangan sa kasalanang hindi mo naman ginawa? Sa kwentong inyong matutunghayan ay makikilala ninyo ang isang tauhang napagbintangan sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang Kalupi ni Benjamin P. Pascual. Isang araw, lumabas si Aling Marta at tumungo sa pamilihan upang bumili ng garbanzos dahil paborito ito ng kanyang anak na magtatapos ng high school sa araw na iyon. Pagkapasok niya sa pamilihan, siya ay nabangga ng isang batang lalaki na nakasuot ng maruming maong at punit na kamiseta. Pinagalitan ni Aling Marta ang bata at tumungo kay Aling Gojang upang mamili. Dumukot sa bulsa si Aling Marta, ngunit wala ang kanyang kalupi. Habang namimili, "Bakit ho? Nawawala ho ang aking pitaka." Naalala niya ang batang bumangga sa kaniya at agad na hinabol ito sapagkat ito ay hindi pa nakakalayo. Inakusahan niya ang bata at tumawag pa ng pulis. Ngunit wala sa bata ang nawawalang kalupi. Ipinilit ni Aling Marta na ang bata talaga ang siyang nagnakaw kaya pumunta sila sa outpost. Pilit na gustong paaminin ni Aling Marta ang bata kaya't sinaktan niya ito. Nagpumiglas ang bata at nakawala. Tumakbo siya patungo sa maluwang na daan ngunit siya ay nabangga ng isang... Mga ilang sandali bago siya namatay, pagatul-gatul niyang sinabi na wala silang makukuha sa kanya. Pagkatapos nito, tuluyang pumanaw ang bata. Umalis sa outpost si Aling Marta at nangutang upang makabili ng ulam para sa hapunan. Noong siya ay pauwi, natatanaw na niya ang kanyang mag-ama. Nagtatakang nagtanong ang kanyang anak kung saan niya nabili ang ulam. Katanghalian, sa harap ng bahay, saan ka kumuha ng ipinamili mo niyan, nanay? Saan pa kundi sa aking pitaka? Nagsinungaling si Aling Marta at sinabi na ginamit niya ang pera mula sa kaniyang pitaka. Sinabi ng kaniyang asawa na naiwan niya ang kaniyang pitaka. Nawalan siya ng malay
habang paakyat ng hagdanan. Panay dumako tayo sa pinakapaborito ninyong bahagi, ang gintong aral na hatid ng kwentong inyong natunghayan. Tandaan, huwag manghusga ng tao batay sa panlabas na anyo. Isiping mabuti ang mga salitang ating binibitawan at mga desisyong gagawin sa ating buhay. Maraming salamat! Naway mayroon kayong natutuhan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!